months pagkatapos ng sunod-sunod na interview ni Alton Richards kay Boy Abunda, ngayon ay narito na naman nga ang another interview naman ni Paolo Contis. Ito po ay mula sa GMA, kung saan ibinahagi nga ni Alton Richards kung paano nagsimula ang Aldab or ang kanilang love team up ni May Mendoza, na alam naman natin before ay tinatawag na Yaya Dab. Ayon kay Alden, kumakain lang daw siya ng tanghalian, and then all of a sudden, tinawag siya at medyo ipapakita lang daw siya kay Alden. And that time, medyo nagkawayan na sila, nagpakyut sa isa't isa, and that's it. Sabi nga ni Paolo Contis, kapag ka sayo, sayo. Ibig sabihin, talagang nakatadhana na magtagpo itong si Alden Richards at Mean Mendoza. At yun, boom! Ibig sabihin, talaga namang araw-araw, simula noon, ay milyon sa Twitter ang mga nagre-react. At sobra nga na dumagsa ang mga fans nila Alden, na araw-araw talaga sa Itbulaga ay sobrang nais-nais silang makita. So tumagal ng ilang taon, ang love team up nila Alden Richards, ang Kalya Serya na Everyday ay talaga naman hinihintay ng mga fans. Until now, sobrang hindi pa rin makamove on ang marami, at naniniwala na lahat ng interview ni Alden Richards at May Mendoza ay pawang mga script lamang. Wala kasing, kumbaga hindi mo talaga malubos maisip na sa ilang taon na yun na magkasama sila, talaga bang hindi sila nagkain laban, talaga bang walang feelings, or iwas na lang talaga sa anumang interview at kung ano man yung masasabi. But anyway, isa sa ibinahagi ni Alden Richards dito kay Paolo Contis, na palagi ko parang hindi niya nasabi before sa kanyang mga interview, ay yung pagsasakripisyo niya. Na ayon sa kanya, hindi bali nang siya yung makatanggap ng bashing, dahil after nga na maghiwalay sila ni Main ng career or ng landas, at natibag na nga ang Kalye Serye, ang Aldav, nawala si Alden Richards ng matagal sa Itbulaga, na until now ay hindi pa rin nakakabalik or bumabalik, while ito namang si Main Mendoza ay nandun pa rin. Kung anong reason kung ba't hindi pa bumabalik si Alden na hindi natin alam. But anyway, sinabi nga ni Alden Richards, tanong ni Paolo Contis sa kanya kung worth it ba lahat ng sakripisyong ginawa ni Alden na ngayon ay nasa tugatog ng tagumpay. Ayon kay Alden, mas nanaisin niya na siya ang makatanggap ng bashing kaysa doon sa mga mahal niya sa buhay, sa kanyang family at sa kanyang mga kaibigan o yung mga malalapit na kaibigan sa kanya. Ayon sa kanya, marami siyang sinakripisyo, lalong-lalo na sa industriya na kinabibilangan niya ngayon, ang showbiz, kung saan pag hindi ka talaga nag-focus, pwede kang malaglag or pwede kang tumuloy sa iyong karera. Ayon kay Alden Richards, ngayon napatunayan niya na talagang napakarami niyang sinakripisyo dahil lamang doon sa karir niya, at hindi natin alam kung ano ba yung mga sinakripisyo niya na yun, which is nakita naman ng mga netizen. At ayon nga kay Paolo Contis, ay deserve na deserve ni Alden Richards kung ano ang estado ng kanyang kalagayan ngayon. Especially sinabi nga ni Alden Richards na okay na siya dahil ang kanyang pamilya ay komportable nang namumuhay. Well, yan ang ating another update. Thank you for watching, Miss Lee Vlog.